Good morning, kids! So, ngayong umaga, itutuloy natin yung ating lesson, yung series ng lesson natin na pinamagatang The Life of Jesus Christ. So, nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung pagsilang ni Jesus. Marami ba kayo natutunan last week? So, dapat huwag niyong kalimutan yun, mga bata, ha? So, ngayong umaga, kasama ko naman si Peter. Oh, Peter! Nasa si Peter? Akala ko si Peter yung kasama ko. Si Kuya Tope pala. So, si Kuya Tope, hindi siya puppet, ha? Siya ay tunay na tao. Kapit mo na kagaling. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way. Handa na ba kayo sa ating bagong pag-aaralan ngayon? Sige, pagbilang ko ng tatlo, mag-start na tayo. 1, 2, 3. Bago natin umpisahan ang ating kwento, sino sa inyo ang nakaranas ng mag-road trip? Madalas, ang dinadaanan natin sa ating paglalakbay ay maayos na kalsada. Pero, noong unang panahon, kapag naglalakbay ang hari o ang pamilya nito, kailangan ayusin ng mga sundalo ang daan bago sila makapaglakbay. Bakit kaya? Dahil ang mga daan noong unang panahon ay hindi ligtas. Maaari, sa kanilang paglalakbay ay may mga bato na nakaharang sa kanilang daanan. Ang kwento na pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa isang tao na nagngangalang John the Baptist. Si John the Baptist ay maihalin tulad natin sa mga sundalo na naghahanda ng daan para sa isang hari. Pero, ang paghahanda na gagawin ni John ay hindi pagtatanggal ng mga kahoy sa daan, kundi paghahatid ng mensahe ng Diyos para ihanda ang puso ng mga tao sa pagdating ni Jesus. Bago pa ipanganak si John the Baptist, nangako ang Diyos na may isang mensahero na magbabalita sa pagdating ng Mesaya o ng Savior. Basahin natin ang Isaiah 40 verse 3. Sabi doon, "The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." Si John the Baptist ang mensahero na pinangako ng Diyos at ang trabaho niya ay ihanda ang daan ni Jesus. Ibig sabihin nito ay ihanda ang puso ng mga tao sa nalalapit na pagdating ni Jesus. Inumpisahan ni John the Baptist ang kanyang misyon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa disyerto. Nakasuot siya ng camel's hair at leather belt at ang kanyang pagkain ay locust at honey. Lahat ng mga tao na taga Jerusalem, Judea, at Jordan ay lumapit sa kanya para makinig. Alam mo ba kung bakit nasa desert siya naghahayag ng salita ng Diyos? Dahil ang desert ay sumisimbolo sa puso ng mga tao. Ano ba ang itsura ng desert? Ang desert ay dry or lifeless. Ganon din maihalin tulad ang puso natin. Sa panahon na yun, ang mga tao ay hindi handa sa pagdating ni Jesus dahil ang puso nila ay patay, katulad ng disyerto. Kaya kailangan nila marinig na dadating si Jesus para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At inumpisahan ni John ihayag ang salita ng Diyos. Sabay-sabay nating basahin ang Matthew 3 verse 2. Sabi doon, "Repent for the kingdom of heaven is at hand." At ito nga yung sinabi ni John sa mga taga-Jerusalem, Judea, at Jordan. At nang marinig nila ito,
Na-realize nila kung gaano katindi ang nagawa nilang kasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. Kinonfess nila ang kanilang mga kasalanan at binaptay sila ni John sa Jordan River. Muling nagsalita si John the Baptist at sabi niya, "I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Nakasulat ito sa Matthew chapter 3 verse 11. Sino sa tingin niyo ang sinasabi ni John that will come after him? Ang sagot doon ay si Jesus. May mga religious leaders na pumaroon sa Jordan River. Ang ilan sa kanila ay mga Pharisees and Sadducees. Sila ay mga taong matataas ang tingin sa sarili dahil sila ay relihiyoso. Pero sa katotohanan, ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Tinawag sila ni John the Baptist na mga brood of vipers or poisonous snakes. Makikita natin ito sa Matthew 3 verse 7 to 10. Sabi doon, "When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, 'Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not think to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.'" Ang ibig sabihin ni John ay kung talagang totoo ang pananampalataya natin sa Diyos, we honor God by the way we live. Katulad ng puno na nagbubunga ng good fruit. Kapag tayo ay may healthy relationship sa Diyos, mabubuhay tayo sa paraan na ikalulugod niya. Ang mga Pharisees and Sadducees, masyado nilang iniisip kung ano ang makikita ng tao sa panlabas. Nakalimutan nila na ang Diyos ay nakatingin sa kung ano ang laman ng iyong puso. We can spend time talking to God and admitting to Him that our hearts are sinful and we need a Savior. We can repent and turn away from our sin and follow God. At ito ang tinuturo sa atin ng passage na to, ng Matthew 3 verse 1 to 12. Preparing our hearts for Jesus does not mean that we have to be perfect before we can begin following Him. In the Bible, we see that Jesus calls very imperfect people to follow Him and know Him. Remember that Jesus loves us even though we are broken and sinful, and we don't have to do anything to make us more lovable. And that's the end of our story. See you next week! Ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa John 1:12. Basahin natin sa Bible, ha? John 1:12. "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." John 1:12. Ulitin natin. John 1:12. "But as many as received Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." John 1:12. Sa ating lesson kanina, natutunan natin na si John yung nag-prepare ng way para sa pagdating ng Messiah. Sa pagdating ni Jesus Christ, ang matagal nang hinihintay ng buong mundo na kanilang tagapagligtas. So, si Jesus yung matagal nang hinihintay ng mga tao para iligtas ang mga tao, ang sanlibutan, sa kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo ba mga bata, ang daming ayaw maniwala kay Jesus nung dumating na siya dito sa lupa. So, kaya doon sabi sa memory verse natin, kung ikaw daw ay mananampalataya, kung tatanggapin mo siya at mananampalataya ka
sa Panginoong Yesus, sa anak ng Diyos. Bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin nun, siya yung ating Father, tayo ay kanyang mga anak. Tama? So, ibig sabihin nun, meron na tayong karapatan sa langit. Meron na tayong inherit ma or meron na tayong mamanahin doon. 'Di ba? Masaya 'yun, 'di ba, mga bata? So kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus, o hindi mo pa siya nakikilala, hindi mo pa siya tinatanggap. So ngayon na 'yung araw para manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Si Jesus, yung ating tagapagligtas. Wala nang iba. Siya lang yung way para tayo ay makapunta sa heaven. Siya yung binigay ng Ama para sa atin kaligtasan. Okay? So, kung ikaw ay merong mga katanungan pa, malaya mo kaming i-message. Pwede mo kaming i-message sa ating Facebook at sasagutin namin kayo. Okay? So, hanggang dito na lang yung ating lesson. So, magpapaalam na ako. Bye-bye! See you next week!